Okay. Yan po yung pork belly na frozen yan na inilagay ko. Slow cook lang siya. Very low heat. Dilitag ko lang kanina. Kanina pa yan. So, ngayon ko lang video para po sa ating watch hours. Pork belly ho yan. Frozen. Nilagyan ko na chili. Of course, andyan. Slow cook lang talaga siya. Yung mantika niya. Para yan, oh, makita mo medyo putok-putok siya kasi nga frozen ito. Yung mantika na ginamit ko, olive oil ho yan. Na meron siyang timpla. Yan ko na rin ilagay. Inuna kong niluto yung sili. Pinabrown ko muna. Yan, oh. Ang sili niya ganito. Panghang talaga to. This is a Jamaican sili na nakababa dyan. Para pag mamaya, pag sosawan din. Sobrang anghang nito. Grabe, as in. Kaya nagtanim ako uli sa likod. Para sa pag winter, may stock ako. As in, super anghang talaga. Jamaican chili. Kaya mo pag nagtubo, picturean ko. So yan po yung, yan, slow cook lang siya. Eh, para makita pa yung kanyang, yan o, as in low, very low. Number one lang siya. Para siyang nangyari, parang tawag nito, parang binibake lang labas. So, iganyan ko lang muna siya. Hayaan ko lang siya ng mga, sabi natin, isang oras. Yan, para maiprito siya. Labas-labas lang itong pesto natin para kasi nakaano na siya eh, naka lumalaki na siya para kasi kanina frozen magkasya sila. Mamaya ko na guntingin yan. Sabagay, pwede namang guntingin ngayon yan. Ginagunting ko kasi I use my scissors. Later on, pag medyo malambot na siya. Actually, tinakpan ko na ano yung breather niya, oh. Tinakpan ko na yung yelo para hindi makasingaw masyado. Kunti lang. Breather niya yan. Pero tinakpan ko. Hindi ito Salad Master. Ano ito yung pakuluan ko lang ng ganito para hindi dumikit, ano, yung hindi masira kaagad yung ibang gagamit. Pag ganito, yan lang nilulutuan ko. Pero magandang klase din. Tapos magluto ako kanina doon sa Salad Master ng andyan ito yung kanina, yung miswa. Yan, andyan siya. Kaya mamaya, pagdating ni Mrs., lagyan ko lang ng kunting tubig yan. Yan, masarap na para kumulo. Tapos pakuluan ko uli. Para may mahihigop. Okay. Mag-charge ko lang itong telepono, no, para in case na nakita mo, tumutulong pa kasi ma-edit pa yung ating miswa. Tuloy-tuloy lang siya dyan, ha? At panoorin nyo lang. Buksan ko lang. Oh. Ito anong pagbabago. Kasi makuha niya yung init niya. It will be good. Alam mo, kung makuha na yung init niya, that will be good. Kahit buksan ko lang para makikita niyo.
yung mga ibang nilalagay ko dyan. Actually, meron siyang ganito yan kanina. Nilagyan ko rin ng ganito. Yan o. May kunting paprika para medyo pumula. Kaya pumula sa konti. Mamaya magmula yan. Tapos meron din siyang yan garlic powder 99 cents pero hindi naman lahat ilalagay. Saka of course, hindi mawala yung ating ilalagay na yan o. Yan. So, yan natin mga lahok-lahok na ilalagay. Ipababawan lang siya para medyo sumarap. Diba? All purpose yun siya eh. Para dyan si ibabaw para para sumarap siya lalo habang maluluto. Yan, kunti-unti lang. Kasi may lahok-lahok na siya. Okay, so yan yung ating ano ngayon. Yan yung ating handa para sa pagdating ng ating honey. Yan. Yan lang siya, panoorin nyo lang. At pag nakuha niya kasi init, kusang ano yan. Parang pinapapadipros ko lang siya muna para hindi siya ma-pwersa sa pagluto. E parang pinapapadipros ko lang yan, no? Pag malambot na, matigas pa eh. Yan. Takpan ko lang muna konti, mga 5 minutes. Diyan lang siya, diyan lang kayo. Yan, nakikita niya naman yan na pag kumukulo yan, pag yung exacto na yung kanyang init. Mapakinggan natin yan pag yung uminit na siya. Para lumabas yung kanyang tubig sa loob kasi frozen yan. Ah, hindi po ako cook ha. Hindi ako cook kaya lang. Natutunan natin din yan sa ibang pamaraan dyan sa YT na napapanood ko. Na para iba't ibang para iba't ibang lahi. So, lawa maging successful, maging crunchy mamaya. So, pabayaan mo na natin na yan, kumukulo siya. Yung napakinggan nyo, yung ano ko, yung furnace ko, yung aircon. Kasi may blue na sa kitchen. Yan. Mainit kasi rito ngayon sa Canada, dito sa Toronto. Sa Scarborough ako ha. So, yan, ganyan. Kikita mo, pag yung makuha niya yung init niya, makukuha niya yung init niya, kumukulo talaga.
Yan, oh, tingnan mo ha. Kumukulo. December ng init niyan, no. Yan, oh. Hindi sa gumagalaw, nandiyan pa rin siyang init niya. The same thing. Yan yung init niya, oh. Kaya, oh, yan, oh. Kumukuha niya yung init niya. It's really good. So, hindi siya persado. Dandahan na yung init niya. So, takpan natin uli para makuha natin yung init. Para may labas yung kanyang tawag nito yung natural oil niya at saka yung tubig ng ice. Actually, habang may gagawin ako rito, nag-aayos dito sa basement, malalaman natin yan na, ano. Mabilis siya magkano ng init. May tumutunog na nga siya, pero hayaan mo lang. Nakikita mo naman na kumukulo talaga siya. Oh, yan. Umalis lang ako konti. Medyo kumukulo na. Hindi natin buksan niya para kumulo na gusto. Hindi natin balik ka rin. Nag-atubulit na yung tubig. Buka natin. Oh. Tubig niya o matita, whatever. Tumutulog na siya. Ganun pa rin guys yung kanyang apoy. O, isa iba na, ganyan pa rin siya. Hayaan lang natin.
Oh, sarap ng tulo. Hindi ko masagalitin balik ka rin kasi ito na tulo-ulo na. Sarap ng tulo. Balik ka rin natin. Ang pang-pamalsik ha. Masakit lang. Ay, kaya nga ba na kulay niya. Lambot-lambot na nga. Slopot lang. Lambot-lambot na siya. Takpan ko lang uli para salt. Ganda lang kulay, di ba? Golden na siya. Takpan ko lang uli para sumarap siya. Napakita natin. Close up natin yan. Kasi yung ilaw lang dito ng ginamit ko. Yung ilaw lang dito ng aking gamit sa microwave. Tsaka yung itong ating whirlpool. LG na microwave kasi sa ilalim may ilaw tsaka mayroong breather. Kaya lang pag pinaandar ko maingay. Diyan lang muna siya. Slow cook lang. Mamaya ko napanda rin yung breaker. Kaya ito pinandar ko, pero inay niya yung exhaust. Yan, so mamaya ko na, kainingatan ko lang. Para hindi siya mangamoy. Singawin natin. Mag-breaker tayo para sa kamoy. Ano, kita mo, humihigot na yung humihigot na yung usok. Kasi nga, ano siya, yung crunchy na yan. Iwasan pa ko yung magtasip at kasip-tasip. Ito na yung usok na yung usok na yung higot na usok. The same, ako'y parin yan na ako. Pero umiinit-init siya. Tsaga lang. Bakit ang matagalit ko na? Para hindi maingay. Ang mapakinggan lang natin itong ano na. Dali, makakamoy dito sa basement ng ganito. Pork belly ho ito. Pork belly na in-frosting ko kahapon. Pagkatapos tugasan. In-frosting ko lang kahapon. Actually, malaki siya. Ganito forma niya na. Yan, ito yung ganito ho yun, yan, ganyan yan. Yung, ganyan ho yan. Yan kalahati niyan, na binili ko, binili ni Mrs. kahapon, noong isang araw. Kahapon yun. Tapos, buo yan. Hinati ko muna. Yan. Tapos ito yung freezer, tapos kanina, hinati-hati ko sa apat. Yan.
pagkahati ko, yun na yun, nandiyan na siya pa. Nakalikom na siya ng heat niya na mag-iingay na yan. Nakalikom siya ng heat. Tanggalin muna natin para mamaya pag paglabas na yan ng mga yung balat nito, medyo puputok-putok na. Mamaya yan, pag maayos yan. As you can see, yan o, no, medyo puputok-putok na yung balat niya, pero hindi baka buwilo. Mamaya siguro yan. Diba? Kasi gusto kong lumambot muna yung kanyang laman. Sa mainit na mantika pero mahina ang apoy. So yun. So tulad yan. So eksperimento lang po ito. No? Eksperimento lang yan. Pero pag nag-accumulate yung init niya, kasi nakatakit siya masyado, tinaktan ko kasi no, para hindi siya makaigsa. No? Pinag-dinigay ko lang ng tape para rin siyang pressure cooker. Then pag accumulate na yung kanyang init, magtunog-tunog yan. So, hintay-hintayin ko lang na mag-accumulate yung init. Nag-alagin mo ako rito. Pag-uruto. Yung aking tinat dito, cook ang kinukuha niyan. Eh, tayo, puro eksperimento lang. Pasintabit lang pala, yung aking magulang kasi, marunong magluto. Tayo, mga kapatid, nagkaroon kami ng sabi natin eatery. Tsaka mahilig magpakain yung mga magulang ko. Yun. Yan siguro, konti-konting nakikita ng kabataan. Yung parang ginagawa ko rito ngayon, parang lechon kawali. Pero hindi ko na pinakuluan. Hayaan kong magpalambot yung mantika. Pero mayroong ice. Pinrosin ko muna yung pork belly na hindi ko pinakuluan. Hinugasan lang. Kaya pag ma-accumulate yung apoy niya, maging mano sa'yo. Tumutulog na. Okay.
nakita mo yung usok, yung malabas-labas na yung usok kasi na-accumulate na yung apoy. Ay, yung ano, yung init niya sa loob. So, kailangan natin pasingawin. Still, yan po yun, oh, parang kita niyo, yan, ganyan lang siya. Na-accumulate niya yung apoy. Pandarin ko lang yung exhaust. Hintayin ko, matulog-tulog lang. Makapagod na tumutulog na yung tagalit na yung tubig. Pwede sa tubig, mamaya magbubula dahil nga doon sa tubig na lumabas na doon sa karni ng pork. Yung sa mismo laman, mamaya magre-react yan dahil may tumutulong na residue. Yung yung sa steam, yung tubig, yung parang hamog, vapor, yan, hamog, vapor. So, nalabas na dyan. Yan, tagal-tagal, yan, oh, 27 minutes na ako, pero kanina, hindi ko pa kinuha yung umpisa nito. Sa paglagay ko, may mga 10 minuto siguro, 15 na lumampas bago ko binidyo muna. Hintay ko kung maging labas ng kulay ng karne. O yan, tumutunog-tunog na siya. Buksan natin yan ha. Parang tunog yan. Ayan. Kasi yung tubig. Ang sinaw. Pag-ulit. Kumalasig sa akin yan. Ngayon ko lang. Iwas-iwas na. Takpan natin yung mukha natin para nyo. Ganda na ng kabila, o. Oh. Yan, hindi na siguro magtalsik po. Chili ho yung kanina. Bumabas, uy. Hindi na balik ka rin. Yan. Ang ganda ng tuna, o. Oh. Yan yung mga spices. Spices na nandiyan. Ikaw, ano sura mo? Baka hindi na talaga yung cloth. Baka tumal sa sarili, ha? Relax ka lang. Friend tayo. Ganda na ng kulay. Patay ko na. At ito, magkaintindihan. Tingnan mo siya. Masunod bang ata eh. Hindi, yung ano yan, mga spices yan. Hindi yung ano, paano sa masunog. Ayun. Yung mga, yun yan yung una kong niluto kanina. Yung bawang. Ay, ilagay ko kanina yung mga spices. Mga spices. Ayan. Yung sili, yan ang matatanggal yan. Hindi siya sunog. Tala ko, nasunog eh. Yan, yung mga, ano yan, sili yan. Bumikit. Kasama sa pagkain yan. At yan. Sarap, nagutom na ako. Pwede na kumain ng kanin. Kaya na natin yung ano yung kanyang balat. But subukan natin kung mag-crunchy na yung balat.
So, ayan. Takpan natin ulit. So, ano yung resulta? Para pag tumunog na siya, ayan. So, kukunin ko na yung kanin ko doon sa labas. Ay, sa baba. Ay, sa ano? Sa itaas. Ibaba ko na. Mamaya-maya, dito na yung si Mrs. Kung hindi dadaan. Na kung mayroon dadaanan. Pero, kumanda na naman yung aking aircon. Yan yung kayo napakinggan. Aircon po yun. Kaya gusto ko na ito yung medyo adobong tuyo ba? May tuyo siya. Pero pwede rin para sa si Charong Baboy. Yan ang magusto kong nangyari nito. Huwag at tamalsik ha. Hindi na siguro kasi nakalabas na yung mantika. Ay, tumutunog-tunog. Delikado yan. Baka matalsikan tayo ng mantika. Hintayin ko lang mag-accumulate yung init. Pag na-accumulate na yung init niya, pwede ko nang patayin. Eh, 33 minutes siguro, mga 7 minutes pa yan. Na ganyan, slow lang siya. So, maintain lang tayo sa apoy. Yan, ha? As usual, pakita ko ulit sa inyo. Oh, yan, oh. Thank you, oh. Yan lang, yan lang. Init yan. Okay? Pwede ko lang kunin yung kanin. Sila nanay nagluto ng kanin sa taas, eh. Dito ko sa basement. Ya, tumutunog. Masyari ko rin yun, oh. Nakulit na lang. Nakulit na lang. Makot lang ako eh. Nag-accumulate na yung init. So, pwede na ako mag-ilaw. Ilaw para makita ito, pwede rin itong ilagdag ilaw yan, no? Ilagdag ilaw dyan, dyan. Oh, yeah. Nagkita na, parang bukang sunog na nga eh, pero di bali okay lang, gusto ko yan, no? Yan, no? Ilagay ko sa pinggan para makita. Palamigin. Tanggalin ko na yung sili. Baka makain. Maanghang talaga yun. Yung nasunog yun, yung bawang, sili. Kaya yung mga may luya dyan na sariwa. Tapos yung powder pa na luya, yung ginger. Tapos yung ating
May ibang nilalaho. So, pwede ko lang patayin yan. Excuse me. Yan. Yung ilaw ko sa ano. Patayin ko na yung... malambot siya. Pero maging matigas ito mamaya kasi pag makasingaw na. Tulad siya na dito, itong mga ito, sa sili ito. Yan, hindi yan sunog na balat, sili yan. Dumikit. Mga ginger. Pag nakain ito, maanghang talaga, iiyak. Pero tatanggalin ko mamaya yan. Ano? Sili yan, maanghang yan, maanghang yan, sili na yan. As in, maanghang. Ayan, yan yung naiwan dyan na, sili, mga laok-laok. Hinintay ko lang kasi sayag yung ano. Patuloyin ko lang. At nakita ko sa inyo yung ating ginawa. Ayan. Yan, yan. Ganda. Lagyan natin sa ilaw. Kulay ano siya. Aha. Tapos ako kung guguntingin, hihiwain. Ang ginagamit ko kasi gunting. Kulay ko lang yung gunting kung maganda. Siyempre, malinis naman yung kamay ko. Yan. Guntingin natin ito unti-unti. Yan o. Tunog. Yes, sarap ang tunog. Tapos, ano siya? Makatas. Sarap. Makatas. It's juicy. Oh, success. Sarap nito sa kanin. Tsaka meron kang konti sosawa. Eh, maanghang na to. Hindi na kailangan pang isosaw to ng maanghang. Kundi ketchup siguro. Sarap sa hiwain. Guntingin. It's crunchy. And it's juicy. Success. The work is success, and it's delicious. Of course, kasi pork yan at saka templado. Yan po, yan po ang ating recipe ngayon, panghapunan. Yan, tapos isusunod ko yung isa mamaya. Yung kalahati. Kaya tingin ko, paborito eh. Yeah? Paborito talaga yan. As in, paborito. Lagyan ko lang ng sibuyas yan namaya. At, suabe. Pwede na. Okay. So, yan ang ating munting recipe ngayon. Na, lagyan ko lang ng yan. Kasirba. Ganda ng kulay. Sarap. Kalahating ano na yan, kalahating daily. So muli po, huwag kalimutan na subscribe lang po sa ating channel para makatulong din naman sa mga idea natin dito at ganyan. Lagyan ko lang ng sibuyas na malaki yan, hihiwaan ng sibuyas at ketchup, that would be good. Masarap na hapunan, masarap na pagkain. Okay, maraming salamat, don't forget to subscribe. Thank you.